Hello mga idol, part 2 naman tayo sa ating video. I-continue natin yung piso wifi window machine build natin. Ang topic natin ngayon ay ilalagay na natin ang hardware sa video box. At ituturo ko din sa inyo kung paano mag-install ng software sa ating piso wifi. Yung last episode ay nag-assemble at nag-wiring tayo sa ating hardware. Kaya kapag di mo pa ito napanood, i-click mo lang ang link na nilagay ko sa description para makasabay ka sa akin. Start na tayo mga idol. Ito yung nabili kong video box sa halagang 700 pesos. Nabili ko to siya sa malapit na computer shop dito sa amin. May design na siya, butas pang coin slot at pang lock na din meron na. Plug and play na lang to mga idol. Depende na lang natin kung saan natin yung dikit. Dito yung nasimbol natin ng hardware. Ito mga idol, ilalagay na natin yung mga hardware na nasimbol natin kahapon. Tanggalan muna natin tong wire sa coin slot. Yung LED din na natin tanggalan to. Ang una kong gagawin mga idol ay yung mainboard ang una kong idikit. Gumamit lang tayo screw para maging secure ito. Malambot naman tong wood na to kaya madali lang mabutas. Hindi na kailangan ng drill. Tapos ilusot natin yung LED light dito sa harap mga idol. I-sandwich natin ito sa coin slot mga idol. May kasamang bolt itong coin slot kaya isabay itong LED light dito sa butas mga idol. Dito ni pinasok ko na yung apat na bolts coin slot mga idol. Meron itong apat na nuts, ilagay natin para maging secure ito. Ito mga idol, ginamitan ko ng socket wrench para mas lalong mahigpit. Pwede na natin ibalik yung wire sa coin slot mga idol. I-plug ko na ulit, mag-click ito. Okay na mga idol, goods na. Ikabitan natin yung power supply dito. Meron itong butas pero ang problema ay hindi makakalusot. Kaya ang ginawa ko mga idol ay linakihan ko yung butas mga idol. Ito mga idol, malaki na yung butas. Pwede ko na malusot ang cord ng power supply dito mga idol. Ito mga idol, walang pang bolt yung power supply ko kaya dinamitan ko na ng ibang paraan. Kaya gumamit ako ng double sided tape. Inagay ko sa likod mga idol para idikit na lang. High quality ito na double sided kaya hindi ako mag-alala na matanggal ito mga idol. Ito, kinabit ko na yung kasama niyang keyboard mga idol. Ito na yung result na ginawa natin kanina mga idol. Di ba maganda tingnan mga idol? Maliwalas. Meron bala tayong USB LAN dito mga idol. Di ko muna dinikit to kasi ituturo ko sa inyo kung paano mag VLAN mamaya. Basta ito na to mga idol. Pwede natin i-plug para matesting natin kung nag-on talaga mga idol. Ito nag-on yung LED niya mga idol. It means na working siya mga idol. Next step na tayo mga idol, maglagay na tayo ng software sa ating PC Wi-Fi. Ang paglagay ng software sa PC Wi-Fi mga idol ay kailangan natin ng USB card reader. Tulad ito, ilagay lang natin yung SD card dito mga idol para connect natin sa computer natin. Pag connect ko nito mga idol, kailangan wala itong laman. Kaya lagyan natin ito ng software. Ang pipiliin ko mga idol ay PSOPI. Kaya search lang natin sa Google yung PSOPI PH at piliin yung unang link. Ito yung link na ng PSOPI mga idol. Scroll down lang natin at meron itong download button. At i-select natin yung PSOPI images. Tapos latest version pipiliin natin. Tapos yung standard version. Tapos OPI Orange 51. Orange 5 pa rin. Tapos download. Okay, na-download na natin mga idol. Hintayin na natin matapos to. Naka-download na tayo ng image mga idol. I-close muna natin at mag-download din tayo ng Balina Etcher. Ito ang mag-flash OIS images papunta sa SD card natin mga idol. Kaya download natin to. Piliin natin yung portable kasi one time na tayong gumagamit nito.
Hintayin lang natin matapos to, mga idol. Okay na, mga idol, pwede natin i-open yan. At saka yung image pala, mga idol, kailangan natin i-extract yun kasi naka-zip yun. I-extract lang natin itong IMG file, mga idol. Lagyan natin sa desktop para madali makita. Tayan lang natin. Pagkatapos i-extract nito, mga idol, ay i-open natin yung Balina Etcher. Sa step 1, i-select natin yung IMG file. Tapos yung target, yung USB SD card natin. Tapos third step, i-click flash. Hintayin lang natin to matapos, mga idol. Medyo matagal-matagal to. Konti na lang, mga idol. Flash complete na, mga idol. Kaya pwede na natin itanggal yung USB natin. At kunin natin yung SD card. Itong SD card ay plug na natin sa Orange Pi 1 at pagkikita ito sa gilid. I-connect na natin ang antenna at internet natin, mga idol. Yung antenna i-connect natin sa USB to LAN, habang yung ISP ay connect natin directly sa internet adapter. Okay na lahat, i-plug na natin yung PC Wi-Fi, mga idol. Ganito ang mga lights sa loob niya, mga idol. Yun lang sa ngayon na episode, mga idol. Abangan niyo ko sa susunod na episode. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-set up ng PC Wi-Fi. Huwag mo kalimutan mag-subscribe para di mo ma-miss ang episode na ito.